Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 5 AM Daily Devotion. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na sumusuporta dito sa ating channel. At maraming salamat rin po kay Brother Wilmar ng Lavitan Farm. Maraming salamat po sa inyo. So, yung tatalakayan po natin ngayong umaga ay patungkol po sa Proverbs 22:6, Legacy of Character. Now, ito po ang sinasabi. Train up a child in the way he should go. Even when he is old, he will not depart from it. Sa Kawikaan 22:6, ang Biblia 2001, ito po ang sinasabi. Sanayin mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, at kapag tumanda na siya, ay hindi niya ito tatalikuran. So, yung teaching po natin ngayong umaga ay ito po yung pinakauna. Training happens at the early stage. Ang training po, nagaganap po yan in advance. Bago po ang kompetensya, bago ang competition, kung ikaw ay swimmer, nagpa-practice ka munang mag-swimming, no? Hours and hours and hours spend mo every day para sa competition, ready ka. Kaya kung mapapansin niyo po dito sa talata natin, no? Child, bata pa lang, no? Ititrain mo na. Hindi mo ititrain yung anak mo pag mag-start ka, kapag binatilyo na, dalaga na, pag hindi mo na mapasunod, pag may trabaho na, hindi po doon nagsisimula ang training. Madalas nga po, we lose our young people. Lumalaki sila nang walang takot sa Diyos kasi hindi na-train ang bata. So, training happens at the early stage. Kaya ang mapapansin nyo, yung mga hindi na-train ng tama in terms of their character, pagtanda, basag ulo. Yung tipong hindi mo na mapasunod, na kapag matanda ka na or may edad ka na magulang, hindi ka makatulog sa gabi kasi yung anak mo nandun pa sa bar, nandun pa yung anak mong dalaga, nandun pa nag-gumigimik pa. Napakahirap po sa magulang yan. Kaya po napakaganda ng wisdom. By the way, yung Proverbs po, parte po yan ng wisdom literature na nagbibigay ng wisdom sa atin na ano ba talagang gagawin natin, paano ba mamuhay ng wasto. So, ito pong wisdom na binibigay sa atin ito, it-train mo ang isang bata while the child is moldable, while the person is moldable, yung mabilis pang hubugin. So, yung training po, nangyayari yan at the early stage, before the competition. Hindi yung during the competition, tsaka mo palang ititrain. During the challenges of life, tsaka mo palang ititrain. Bata pa lang po, may training na. Now, yung pangalawa naman puntos natin, no, the model of character is Jesus. Saan mo ba ititrain yung bata? Ititrain mo yung bata according to the Bible. Now, lahat ng positive things about the Bible, ito po ay tumutukoy sa katauhan ng Panginoong Jesucristo. Isipin mo, yung courage, na kay Kristo yun, perfect courage. Yung faith, na kay Jesus yun, perfect faith. Honesty, na kay Jesus yun, perfect honesty. Integrity, na kay Jesus yun, perfect integrity. So basically, we are molding our children to become like Jesus. And Jesus is the model of character. Now, pag ginagawa ba natin yun sa anak natin, yun ba talaga yung kalooban ng Panginoon? Absolutely yes. Ito bang sinasabi ng Romans chapter 8 verse 29. Ito talaga yung nasa puso ng Diyos. Yung mga mananampalataya, ang nais ng Diyos sa kanila ay, pakinggan po ninyo ito, sapagkat sa mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging kanya, at ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad, maging kagaya, maging katulad ng kanyang anak. Sa English po, sabi dito, for those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. Yung image ng ating Panginoong Jesucristo, yun kasi yung perfect character. At gusto ng Diyos, lahat tayong mga anak niya, maging katulad rin ng Panginoong Jesucristo, maging perfect in character. Kailan po mangyayari yun? Ngayon pa lang, hinuhubog na tayo ng Diyos until someday, after the resurrection, magiging perfect din tayo katulad ng ating Panginoong Jesucristo. So, tayong mga magulang, by the way, ang devotion natin, applicable to, hindi lang sa mga magulang. Applicable to sa mga nagdi-disciple. Applicable to sa mga taong nagli-lead ng mga tao palapit sa ating Panginoong Jesucristo. Sa mga leader ng church, discipleship group leaders. Applicable to sa halos lahat sa ating mga Kristiyano, no? So, balik tayo dito sa ating talata. Training, nangyayari po yan, umpisa pa lang.
sanayin mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Yung model natin yan, si Jesus Christ, kailangan mahubog yung character ng isang bata o ng dinidisciple natin na magiging katulad ng, o hinuhubog ng natin sa pamagitan ng Biblia. Biblia yung ginagamit natin para mahubog yung bata. Para maging katulad ng ating Panginoong Jesucristo in terms of character. And number three, biblical principles are foundation of a good life. Ano ba yung pundasyon ng isang mabuting buhay, na magandang buhay? Yan po ay biblical principles, mga prinsipyo sa Biblia. Kapag po sinusunod natin yung mga alituntunin ng ayon sa salita ng Diyos, nahuhubog po ang Christ-likeness sa atin o yung pagiging katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya bata pa lang, binibigay mo na sa kanila yung biblical principles. Anak, ito yung sitwasyon natin. Ito yung sinasabi ng Biblia. Anak, nakikipag-away ka sa kalaro mo. Ito yung sinasabi ng Biblia. Gusto mo ba mangyari din sa iyo yung ginagawa mo sa iba? Now, things like that. Nagsisimula yan bata pa lang. Now, sa discipleship, sa paglilid natin ng mga tao palapit sa ating Panginoong Jesucristo, biblical principle din ginagamit natin. Kaya napakalaga nagde-devotion tayo everyday. Kasi yung mga devotion natin, wisdom from the Bible yan na na-share natin sa ating kapwa. Pangapat po, God wants to spread the character of Jesus. So, isipin nyo mabuti. Yung legacy, kasi topic natin ngayon, legacy of character, pati pala character na ipapamana. At yun yung gusto ng Diyos. God wants to spread not our own character, not somebody else's character, but the character of Jesus. Kasi kung babalik po tayo sa Genesis chapter 1, nung nilikha ng Diyos si Adan at Eva, they were created in the image of God. Tapos inutusan sila ng Diyos, magpakarami kayo, punuin ninyo yung mundo. Anong purpose ng Diyos? Punuin yung buong mundo ng kanyang imahe. Nung nahulog tayo sa kasalanan, yung image ng Diyos, talagang winasak natin, sinira natin. Kaya, ang daming mga kalokohan sa mundo. Dahil mga kasalanan, samot saring mga pag-rebellion laban sa Diyos. Now, dumating ang Panginoong Jesucristo, tinubos tayo sa ating mga kasalanan, at sinimulang ayusin yung ating image, yung ating character, na maging katulad muli ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang Panginoong Diyos, hindi tayo sinukuan eh. Are you happy? Masaya ka ba? Hindi ka sinukuan. Ako, yun ang nagpapasaya sa akin. Lord, thank you kasi hindi niyo ako sinukuan. Nagkasala ako, yes. Makasalanan ako, yes. Pero you didn't give up on us. Hindi niyo ako give up. Hindi niyo ako inabandon at, you know, you focus on other people. Talagang inibig tayo ng ating Panginoon. At binigyan niya tayo ng pag-asa na someday, yung image ng Diyos, imahe ng Diyos doon sa Genesis chapter 1, ire-restore niya sa atin. Ibabalik niyang muli. So, God wants to spread the character of Jesus. Kaya tayo lahat mananampalataya, yun talagang goal natin. Makiisa tayo sa Diyos kasi ang plano ng Diyos, i-mold ka to conform you into the image of His Son. So, yan po talagang desire ng Panginoon. Basahin pa nga natin yung talata para talaga mag-sink in sa atin, no? For those God foreknew, He also predestined, pinili, to be conformed, para maging katulad, to the image of His Son. Yan po yung plano ng Diyos. At yan yung gusto ng Diyos na gawin sa atin, at yan yung gusto ng Diyos na gawin natin sa ating mga anak, sa mga taong nasa ilalim ng ating impluensya. Train them para maging katulad ng ating Panginoong Jesucristo. So, ilan lamang po ito sa mga puntos natin. No? Of course, pag binasa natin yung mga talata, ang dami mga points dyan. Hindi natin ma-exhaust lahat. Now, punta po tayo sa application. Number one, train up your children while they are still moldable. Train mo hanggat bata pa, hanggat parang clay pa yan. No? Yung ulo, yung katawan, parang clay, no? Binubuo, moldable pa. Pero pag tumanda na yan, di mo na train, matigas na. Kaya, ang dami mga parents nagsasuffer. Hindi mo rin masisi yung mga anak kasi yung mga parents din may pagkukulang. Hindi na-train yung mga bata, nung mga anak nila, nung bata pa lang sila. So, train up your children while they were still, or they're still, moldable. Habang namumold mo pa, na tinuturoan mo na ng salita ng Diyos. Number two, teach them Christ-likeness. Lagyan natin dito, them. Teach them Christ-likeness. Turuan mo sila, turuan natin sila, yung next generation,
ipamana natin sa kanila yung character ng Panginoon. Of course, dapat tayo mismo. Ginugol natin yun na maging katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi pong pag nagsasalita ka, para kang si Jesus. naalala niyo yung devotion natin na nakaraan, no? Ang sino mang na nagsasabing nananatili kay Kristo ay dapat lumakad kung paano lumakad ang Panginoong Jesucristo. Pati lakad mo dapat katulad ng Panginoon. Yung pamumuhay mo katulad ng Panginoong Jesucristo. Pagsasalita mo katulad ng Panginoong Jesucristo. Yung ganong Christ-like in character po na ipapamana yan. Sa pamamagitan ng training. Tinitrain natin yung ating mga anak o yung ating mga dinidisciple na maging katulad ng ating Panginoong Jesucristo. No? Teach them Christ-likeness. Pangatlo po, prepare to die in peace. Anong ibig sabihin niyan? Prepare to die in peace. Marami akong mga naobserbahan, no? Mga magulang. Yung tipong may sakit na yung magulang, papanaw na lang, ready nang pumanaw. Kaso ang dami pang sakit at sama ng loob. Kasi nga, yung mga mahal nila sa buhay, yung supposed to be na impluensya nila, malayo sa Panginoon. Mga napariwara yung buhay. So, ang hirap mamatay, ang hirap lumisan sa mundo na alam mo na yung mga mahal mo sa buhay, malayo sa Panginoon, di ba? So, that's why nilagay ko dito sa puntos na to na number 3. Prepare to die in peace. Paano ka makapag-prepare na lilisan ka sa mundo na ito ng may kapayapaan? Paano? Tingnan nyo po yung talata natin. Sabi dito, train up a child in the way he should go. Train mo yung anak mo. Kung saan, ano yung dapat niyang lakaran, turuan mo ng mga biblical principles, turuan mo ng Biblia, turo mo si Kristo, turo mo yung gospel. Bakit daw? Even when he is old, he will not depart from it. Ayan. Kapag tumanda na siya, ay hindi niya ito tatalikuran. Kasi pag na-train mo ang isang bata, o yung dinidisciple mo, pag mamamatay ka na, may kapayapaan ka eh. Kasi sabi dito sa talata, kapag tumanda na siya, hindi niya tatalikuran yung mga tinuro mo sa kanya. Yung mga principles sa Bible, hindi niya yung tatalikuran. So kung alam mo na yung mga anak mo lumalakad ayon sa kalooban ng Diyos at ayon sa alituntunin ng Biblia, prepared ka. You know, handa ka na lisanin ng mundo ng may kapayapaan. So prepare to die in peace. Pangapat po, spread Christ-likeness. Dahil ito pala ang desire ng Diyos, no? Yung character ni Jesus, kumalat dito sa mundo. Anong kung maintindihan lang talaga natin yung Genesis chapter 1, eh? Nanilikha tayo ng Diyos according to His image. Yung image ng Diyos, winasak natin dahil sa kasalanan, sinira natin. Pero ang Diyos, bumaba rito, nagkatawang tao. Ang Panginoong Jesucristo, nagkatawang tao, bumaba rito para itubusin tayo. Ibalik tayo dun sa original design ng Diyos. Na humayo kayo, magpakarami, at punuin yung muli ang buong mundo ng imahe ng Diyos. This time po, the image of His Son, the Lord Jesus Christ. Napakagandang theology, no? So, kaya may great commission, yung God disciple the nations, teach them to obey everything I've commanded you. Ang pinakahugot po ng great commission na yan, Genesis chapter 1, na humayo kayo, magpakarami, punuin ninyo yung buong mundo ng imahe ng Diyos. So, makiisa po tayo dyan, no? Let's spread Christ-likeness. Legacy po yan. Kaya ang ganda ng topic natin ngayon, the legacy of Christ-likeness. Legacy of character. Legacy of Christ-likeness. So, para po sa ating discussion, what is the role of the Bible to make your character become like Jesus? Anong role ng Biblia para ma-mold tayo, para mahubog tayo into Christ-likeness, maging katulad ng Panginoong Jesucristo? Sagutin po natin yan sa ating mga discussion group and I hope matuto tayo sa bawat isa. No? Ano yung role ng Bible? Dagdag ko lang, remember Jesus nung nananalangin siya. Sabi niya sa Diyos Ama, Lord, sanctify, Father, sanctify them. Sanctify them with your word. Your word is truth. Ibig sabihin, yung salita ng Diyos talaga ang huhubog sa atin para maging katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Para po sa ating panalangin, Lord, thank you because it is your plan to form Christ in me. No? Lagyan natin dito. Pagpasalamat natin sa Panginoon na it is God's desire to
to form Jesus Christ in us. No? Gusto talagang hubugin ng Diyos yung ng Diyos yung Panginoong Hesukristo sa atin. Nung maging katulad tayo ng ating Panginoong Hesukristo. At yung plano ng Diyos na yun, hindi yan mabibigo. Ngayon pa lang hinuhubog na tayo. At mararating natin yung perfection niyan at the second coming of, or the final coming of our Lord Jesus Christ. Para po sa comment section natin, kung meron po kayo natutunan sa devotion natin na ito, I hope meron. Let us know in the comment section below. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. Magkita-kita po tayo bukas, alas 5 ng umaga, dito sa ating daily devotion. See you po.